Bali, ito na po yung part 5 natin. So, magpo-focus po tayo ngayon sa dresser natin tsaka sa office table niya. So, una po natin gagawin, tatanggalin po natin muna yung mga tapos na po natin i-design. Katulad po ng wardrobe, tsaka po ng hagdan, tsaka po ng bed frame natin. So kung nakikita nyo po dito, bali magpo-focus na po ako sa dresser. So iiwalay ko po muna yun sa drawer. So usually gagawa lang po tayo ng box para po ma-separate natin siya. Pero ang function talaga nito is makuha natin yung measurement tapos saka natin makuha yung frame niya para magawan po natin ng parts details design niya. So ako dito po kung nakikita nila, tinatry ko pong estimate yung magiging mirror po natin. So dito po sa mirror, meron pang nakalagay sa loob, nabubuksan siya tapos may storage din po siya dun sa loob. Usual ano lang po technique yung gagamitin natin. So lagi lang tayo magko-clone tapos lagi lang natin siya i-duplicate. So ganyan lang po kasi plain discarding pwede natin po eh. So ito po yung sa itaas po ng frame ng dresser. So bali eto na po, i-detail design ko na po yung sa drawer. So una pong gagawin natin is lagyan po natin ng side niya. So yung kapal po ng plywood ilalagay po natin. Tapos i-duplicate lang po natin sa kabilang side niya. Then after po nang makagawa na tayo, makakagawa po tayo ng box. Doon po tayo mag-base para makagawa tayo ng drawer niya. So ito po, meron na po tayong box. So kung nagtatanong kayo bakit hiniwalay ko pa yun sa drawer, para po mas madali natin install. Tsaka minsan po maliit po yung area. Yung mga ganito po detalye, makakatulong po to para mas mapabilis tayo mag-install. So ito naman po is pwede ko naman gamitan dito ng sinlapad din niya yun sa baba. Pero dito, mas pinili ko pong 4 inches lang yung ilalagay dito. Kasi, hindi naman siya makikita kasi ididikit din naman siya sa ilalim. So, mas magandang gawin to kasi mas tipid tayo sa pyesa. Plus, ganun din naman siya katibay. So kung gusto po nila ng mas detailed na paggawa ng sa drawer,
Meron po akong tutorial sa channel po. Pwede nyo po i-search dun. Marami po akong mga tutorial na mas detail po. So dito po is papakita ko lang po kung paano ko nile-layout. So once meron na kayong box para dun sa drawer, pwede nyo nang simulan mag-design ng drawer sa loob niya. So bale, lagi po ako nag-start sa box, tapos tsaka ko po i-detail design gamit po yung pyesa ng plywood. So lagi nyo tatandaan, dapat alam nyo lagi yung exact na kapal ng plywood nyo, kasi iba-iba po yan. So iba po yung sa laminate, iba rin po yung sa walang laminate na plywood, iba rin po yung galing China na masyado siyang undersized. Yung mga iba pong imported po na galing po sa US, so sakto sila. Pero po dito sa nabibili po sa atin, karaniwan po hindi sakto. Kumbaga, kulang po siya na ng dalawang guhit. Minsan nga is tatlong guhit pag galing China. Mahalaga malaman natin yung kapal na materials nyo, kasi kapag final measurement na yun, magiging kapos po yan or sobra. So magkakamali kayo, lalo na kapag kasaktuhan yung kailangan nyo, ipipit nyo siya sa isang area. So kapag makapal masyado yung plywood at nilagay nyo ng 3/4, tapos lagpas pala ng 3/4 yung plywood nyo, nakusta sobra na yun. Or undersize siya ng 3/4, so kulang naman. So kailangan kabisado niyo yung size ng plywood niyo. Or bago kayo mag-start mag-design, i-check niyo muna kung anong measurement ng plywood niyo. So sa amin dito kasi 11/16. So halos under siya ng 3/4 ng halos isa't kalahating guhit.
So ayusin lang po natin tong medyo nagkamali po tayo dito. So ayusin lang po natin saglit. So ito po yung paglagay po ng backing. So usually hindi na namin dinidesign to, pero mas maganda rin na ugaliin natin kasi kapag kaiba yung gagawa, let's say ibang karpinterong gagawa, usually ako rin minsan kasi gumagawa ng mga drawer, tapos mga karpintero namin yung nagbubuo ng mga frame niya. So pagdating sa drawer, natutuwa kasi ako gumawa ng drawer. So minsan di ko na dinodrawing yung backing, pero kapag ipapasa ko po sa ibang karpintero, so kailangan meron pa rin siyang backing para makikita nila kung paano discard niya. So dito po yung inagawa na po natin yung drawer face niya. So isang technique po ng paggawa niyan is magbe-base po tayo dun sa loob ng drawer. So magpo-focus na po tayo dito sa may drawer. So may mirror niya. So ito ang plano namin dito is meron siyang storage sa likod pag binuksan. So dito ay na-establish na po natin yung box ng ano natin, yung paglalagyan po natin ng salamin. Gumagawa po tayo dito ng stopper niya para din sa door ng salamin niya. So bali mirror po rin lalagay natin dito. Tapos dito sa likod niya, so may storage po siya dito. Mga lalagyanan po ng perfume o yung maliliit na bote na pwede natin lagay dito. Mga pambabae po mga stops. So gawa po tayo, edit byte po natin, hatiin natin sa gitna. Yan, ihatiin. Yan, tapos lalagyan po natin siya ng mga shelves. Thank you.
So ito yung paggawa ng shelves na mas nadadalian ako. So gumawa muna ako ng shape niya, tapos dinuplicate ko lang siya, tapos ginamitan ko lang ng array. So makikita niyo po yung mga tutorial niya sa iba pong videos. Meron po mga videos na basic para makita niyo po kung paano po ginagawa yun. So eto is gagawa na tayo ng door niya. So mahirap i-access yun sa kabila, so ginawa ko muna sa likod. Tsaka ko siya i-move sa harapan. Pinapin-paste ko lang po siya, tapos in-edit ko yung component po nung group na to. Tapos pinaste ko lang po siya sa loob. Tapos tsaka po siya i-move. Mas madali kasi yung ganitong discarte kesa yung kanina. Mahirapan ako i-align siya. So bali buo na po yung lalagyan natin ng mirror. So dito mag-offset tayo ng para malagyan natin ng magkaroon tayo ng lalagyan ng mirror. Bali eto po, sineselect ko na siya paglalagyan ng mirror. Tapos siguro lagyan lang natin ng material na parang glass or mirror. So tapos na yung ating dresser. So pupunta naman po tayo dito sa may shelves, dito sa may gilid niya. So dito madali lang to kasi gagawa lang tayo ng box. So indicate lang natin yung panel frame natin dito sa may gilid. Tapos i-duplicate lang natin sa kabila. After na na-establish nyo na yun sa kabila, pwede na natin i-delete yung yung shape natin na guide shape natin. So iusog lang natin ito dito sa itapat natin. Yan. So pwede na natin delete yung shape guide natin. Tapos i-copy and paste na lang natin itong shape shelves na ito. Dito rin po sa may baba. So ayan, so tapos na yung dresser natin. So pwede na tayo mag-focus dun sa ano. So pwede natin lagyan dito ng brace niya. Pwede rin to mag-serve as kapag i-attach natin sa wall. Pwede natin i-dikit dito yung tux or yung dyna bolts. Yeah.
natin. So okay na yung dresser natin. So pwede na tayong mag-move tayo sa ano, sa table. So wag na po natin kalimutan mag-save. So lagi tayong mag-save para iwas ano tayo problema. So ito, establish ko po muna yung measurements. So dapat kasi kasha rito yung PC. Maglalagay kasi ng desktop dito yung kliyente. Ang kliyente po natin is graphic artist. So kailangan medyo malaki-laki yung PC may lalagay niya rito. Dito is hiniwalay ko yung part na paglalagay ng PC, tapos hiniwalay ko rin yung top niya, pero makikita nyo kung paano ko siya hiwalay. So this papakita ko sa inyo kung paano din iskarte pag hiwalay sa kanya. So dito gumagawa muna tayo ng basic frame niya. So ito, nakagawa na tayo ng basic na frame niya, tapos alagyan lang natin ng closure sa baba. And dadalhin natin siya sa may baba. Tapos iangat po natin siya ng 2 inches para mas matibay yung construction niya. Meron siyang brace sa ilalim. Bali yung brace na yan is 2 inches. Lalagyan din po natin sa taas para maganda siya tignan, tsaka dagdag tibay rin po. So ito naman yung para sa backing niya.
para meron tayong attachment sa ano. Madali maglagay ng ano, ng screw sa likod. So eto na siya. So kung nakikita nyo, pwede namang hindi na yan isang buwan. Pwedeng lagyan na lang natin ng 4 inches na kahoy, ano dyan, plywood. Sa paganito. Kasi mas tipid ko sa pyesa. Plus, ganun din naman yung tibay niya. Tapos papatungan naman po natin siya ng top. Makikita nyo mamaya kung bakit ganito yung discard. Pwede na natin i-layout yung top niya. So, yun, yung kapal ng plywood, i-add lang natin. Tapos i-group natin siya. Tapos pwede na natin i-delete yung basic shape na ano natin, lagay. So, eto na yung table. So, naka-top, ano na, may nakapatong ng top. Tapos, lalagyan lang natin siya ng apron dito sa paikot para magmukha siya makapal. Yan, so dalagdag na lang natin. Actually, pwede ng plywood dito. Pwede rin wood. Mas maganda kung wood kasi ano, pwede natin siyang i-router na rounded. So, mas maganda siya tignan. So, i-copy lang natin sa kabila. So, magsiserve to as additional support plus pampatibay din, and then pwede rin natin siyang gamitin as para may attach natin sa wall gamit yung Dynabolt or Tox. So i-copy lang, i-duplicate lang natin sila dito ng marami para mas maganda yung support natin sa table. Yan, para maging mas rigid siya. So, bali, ito na yung mga parts natin na nagawa ngayon. So gawa na itong design na to. So, pwede na natin to ipa-confirm sa kliyente para masimulan natin i-cut yung plywood. Pwede na natin simulan yung production. So dito, kinukonfirm ko lang po yung mga measurement niya. Yan. So dino-double check ko lang po kung kakasya yung ipapasok dito. Tsaka yung lapad ng table natin. So far mukhang okay naman. So tapos na yung pag-design natin sa multifunctional loop na to. Maraming salamat sa pag-node nyo, pag-stay nyo rito. So, dito pala meron pala yung nakalimutan. So, dito, pinapaiba nila yung design. So, gusto nila is parang ganito na lang siya. Bali, ganyan siya. Tapos, i-duplicate na lang po natin sa may kabila. Yan. Pwede na natin i-delete tong part na to. Yan. So, yan. Delete na natin yung dati. Mahirap siya i-select. So, select natin isa-isa. Yan. So, parang offset design lang to eh.
So parang ira-router lang siya. Lalagyan lang natin ang kanan. Yan, so yan siya. Tapos ilulubog lang natin siya. So minsan alam na ng karpintero yan kung paano yung gawin. So minsan kapag baguhan yung karpintero, kailangan mo rin talagang i-detail kung paano mo yung gagawin para pag tinignan nila, maintindihan nila. Pero kapag experienceado naman yung karpintero, kaya-kaya na nila diskartehan yun. Basta ang sukat is tama. Sa atin kasi as designer, talagang mahalaga yung sukat. Kasi pag wala sa sukat, minsan eh, paano natin kakasya ito kung kasya lang sa area. So, sakto lang. So, mahalaga talaga yung kailangan accurate kayo dito sa sukat. Kasi isi-send nyo to sa kanila as pwede nilang i-view. Kasi meron tayong tinatawag na SketchUp Viewer. So, pwede nilang gamitin yon sa iPad or sa kabilang computer, sa ibang computer. So, mako-confirm nila yung measurement. So, sa ibang tutorial na yun, so kung paano natin i-prepare yung design para pagpasa sa kanila. So, dito nilalagyan lang po natin ang pinto. Testing lang po natin kung pwede yung sliding door or open lang siya, or depende sa kliyente nung gusto niya kung open or may sliding door. Dito kasi maliit yung space niya, so kung gagamit tayo ng swing door, so makakahamba lang pa yon. So ang maganda talaga dito is sliding door, pero mas maganda rin, mas kung ako ang tatanungin, is open na lang siya. Ang pinapoint naman minsan ng mga kliyente, kailangan maganda lagi yung ano yung kapagka-open. So dito ay pwede natin i-group yung mga doors na ginawa natin para mas madali natin siyang i-toggle po open off para madali natin makita kung maganda ba siya tignan or yung functionality niya. So, ipasok natin siya sa ibang layer. Bali, tapos na po yung project natin. Maraming salamat po sa inyo uli sa pagsubaybay ng tutorial na to. Medyo mahaba pero marami kayong matututunan dito. So, sa ulitin po, marami po tayong mga parating na tutorial. So, i-share nyo po yung video na to sa mga friends nyo. Invite nyo po sila mag-subscribe. I-like and share na rin po. Pati hit na rin po yung bell button. Maraming salamat po sa inyo lahat.